guys! Kung bago pa mo sa akong channel, ay kalimot og subscribe, like, and comments. Naa kami karon sa isa ka bagay. Ang akong mga kauban ni Kasabot o Bisaya. Labi na dyan si Maan. Hi Maan! Di ka kasabot ng Bisaya? Tagasa ka dahil? Di ako makasabot dahil taga Manila, Bulacan, na peace. Katong isa, katong nasa layo, katong isa, kina siya. Bisaya na siya. Tayong dako. O kinayong isa, kapisi si karon guys, atong ipadayon ang atong gihimo. Magseryoso na kita karon kay na ako'y smayong. Ay, turuan na ito si Maan o Bisaya. Karon, sige. Bito moment, magseryoso na ta kay atong interviewon sila sa ilang experience bilang isa ka OFW. Si Maan, first time OFW. Ilang taon ka na ba dito? Mag-1 year pa lang siya. Anong experience mo bilang OFW dito sa Qatar for the first time? Serious? Sakto lang, masaya din na medyo mahirap. So, ano natutunan mo? Natutunan ko magmura ng palihim. Sa kaliwali. Experience mo ba sa mga kasamahan mo? No comment. What can you say about your coworkers and your employers? Comment mo sila. Very good. Sa pangalawang guest natin. Tatanong ko sa'yo kung anong experience. Ilang taong ka na sa abroad? How many years here in abroad? Saan? Sa Bahrain dito? Lahat na buhay. Sa lahat ng buhay mo. Sa loob ng... Diyos ko! Ilang taong ka na ba nag-abroad? Nalayak bigla eh, no? Magsi-six. 6 years? In the making? Anong experience mo bilang isang OFW? So, experience lang. Diyos niyo marimar. Sa 6 na taon mo na yan, anong mga na-experience mo? How about the savings? Wala. Hindi ko naitanong si Maan sa savings. Doon talaga, sa savings talagang wala. Walang-wala. Employer? Sa employer. Mabait ang aming employer. Sa kasamahan? Kasamahan, tama lang. Pantay lang. Okay. Tapos ano ba? Ano pa bang gusto niyong itanong? Ano ba to? Ang si Maan, walang iniisip yan kundi kumain. Hi guys! Ayan na naman siya. Hindi pa kami tapos yun eh. Ang interview eh. Yours truly. Sarap guys. Trabaho si Maan sa driver. Si Janet suit lover. Okay, joke. Brum. Joke lang yun guys. Kami ang TikTokers. TikTokers girl. Ito ang niluluto. Now, ang susunod natin na interviewin si... Mayroon kami interview din na Janet dati eh. Nora. Mayos ka na. Ilang taon ka na sa abroad? 10 years. Sa 10 years mo na ba yan na yan? Anong nagiging experience mo bilang OFW? Halo-halo, pero marami ako natutunan. Ano mga natutunan mo bilang isang OFW? Ang pagiging matapang at palaban sa mga pagsubok at saka sa pagod at saka sa puyat. Yun ang natutunan ko, ang lumalabanan, ang pagod po ito. Tatanong ko lang, sa 10 years mo, kumusta naman ang savings natin bilang OFW? Zero. Kasi nagpatayo ako ng aking sariling munting tahanan para sa aking mga gulilit japorms. Tsaka may pinag-aaral ako, may tatay ako. Breadwinner ako, kaya wala akong savings. Single mom? Hindi. Hindi ako single mom. I'm married. I'm happily married. With 3 kids? Yes. And ano pa? Ano pa ba mga... Anong may share mo sa mga gustong mag-abroad? Sa mga gustong mag-abroad, kung gusto nyo lumigaya, huwag na kayong pumunta ng Middle East dahil mamatay ang kaligayahan nyo rito. Tapos, pag pumunta kayo sa abroad, ihanda nyo ang mga sarili nyo. Kailangan, handa kayo sa lahat ng mga pwedeng mangyari dito sa buhay nyo. Ganyan lang. Ulo, grabe, sobrang focus. Okay, guys. Ako naman bilang OFW for 14 years in the making. Yes, everywhere you are. Wherever I go na, kung saan-saan na akong follow ng mundo. Siya naman, ano na siya, muntik na niyang ma-round the world. Oh my God. Huwag na kayong mag-abroad kung hindi nyo kaya yung mga homesick na tinatawag na yan. Oo.
Number one, kailangan may tibay sa dibdib. Tama. Palaban. Tama. Kapag sa katwiran. Huwag lang masyadong laban ng laban kahit mali kayo ah. Dapat dumalaban din kayo yung tama ang ipaglaban nyo. About savings? Oh, marami! Sa awa ng Diyos, meron konti. Ganun lang. At saka maraming savings sa resibo, sa kusako. Ayun lang, basta. Sige, pag gusto nyo maging OFW, tibay ng dibdib. Lakasan ng loob. Lakasan ng loob. At kahit sa lahat, makapala ng mukha. Always lang pray to be safe, always. Okay? Thank you sa mga na-interview ko. Maraming salamat. Bilang isang driver, ako yeah, muna. Ako, interviewin ko muna siya kasi press kami okay. Ng description ng trabaho. Bilang isang driver, ano ang masasabi mo dito sa pagdadrive sa Middle East at pagdadrive sa Pilipinas? Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba doon, number one, sa daan. Sa atin sa Pilipinas, kasi kahit ano, hindi tayo nagpapalo sa rules eh. Yung mga lane-lane na yan, nag-aagawan dito kahit papano naman na didisiplina. Yung hindi lang dito na didisiplina, yung mga bata na driver. Maano, kailang penalty ka in 1 year mo pa lang, ilan ang penalty mo? Kasi tatlo kami driver eh. Ilan ang penalty ka na? Dalawang penalty, guys. Magkano? 500. Anong klase? Yung isang penalty ko, overspeeding. Ilang bangga mo? Ilang gasgas ka? Meron. Nakailang gasgas na ako. Pero tinatakbuhan ko, charot. Ikaw, nakailang gasgas ka na? Wala akong gasgas, pero nakaisang bangga ako. Pero hindi ko alam kung mali ako o mali din yun. Kasi parang dalawa kaming mali. Dahil hindi siya tumingin ako, hindi ko siya nakita sa blind spot ko. Siya naman, nakita niya ako na hindi ko nakita ang blind spot ko. Tuloy-tuloy siya kasi Indiano siya, pangit siya. Ano? Ako, meron ako isang nung dito sa ministry, sa office ng police. Kasi doon may hinahatid ako doon. Yung sa harapan ko, dapat nasa likod ako eh. Sa likod ako. Eh sa harapan ko, hindi niya ako binigyan ng chance na mag-reverse. Nag-reverse siya. Ayun, wasak yung harapan ko. Siya ang may kasalanan noon. Hindi ko talaga ginalaw sa sakyan ko. Sabi ko, ano naman muna yan? Sige, ito na. Tapos, meron pa akong experience sa school. Binibusinahan ko siya kasi hindi nga ako pwedeng umatras. Kasi wala nang space sa harapan. Ang ginawa ko, binunggo ko siya. astig. Ayun, ninunggo ko siya. Tapos sabi ko, okay, kunin mo yung number ng sasakyan. Punta ka sa police. Okay, good, go. Yun lang yan. Alam niyo guys, yung pinakagusto ko dito sa Middle East, dito sa Qatar, is yung kanilang traffic, dito, rules nila dito. Tsaka dito, unlike sa atin sa Pilipinas, tay, ba't kalahati na lang ako? Nangalay ng kamay ng taga hawak. Tsaka, sa, di ka gaya sa atin, once na kumbangga ka, pwede mo siyang takbukahan, or kung sakali kung ano ma-accidente mo, pwedeng makakasalamuha sa daan, dito hindi mo siya pwedeng gawin kasi all over the place, have cameras talaga. So, hindi ka talaga makakatakas. At the same time, mga tao dito talagang disiplinado. Tsaka, once na may violation ka talagang babayaran mo siya, hindi ka gaya sa atin dahil hindi mo, meron mga tao hindi nagbabayad ng violation kasi wala lang. Na, tsaka dito, citizens, citizens law. Mm-hmm. Diba? Bawal ka magtapo ng basura sa loob ng sasakyan mo, matatanggap ng sponsor mo, na itong sasakyan na to nagtapo ng basura sa ganitong lugar kaya mayroon kang 500 Qatarial. Sayang din yun. 7,000 din yun, yes. Sa atin. Ayaw. Kaya, ako, kailangan namin maging disiplinado. Lahat ng kunting basura, hindi talaga namin itatapon sa bintana. Lalagay talaga namin sa aming basurahan sa loob ng sasakyan. Pagbaba namin, saka namin dipitin yung basura namin. At saka, bawal kang dumura. 1,500. Kaya, napaka-disiplinado talaga ng mga driver dito. Well, I wish in 2023 or in the near future, our Philippines, our beloved country, will be the same as here. Oh, so yung mga Pilipino ka. Naman. Ikaw naka-fines ka lang. Yeah. Mabait ako. May fines ako, pero hindi ko kasalanan yun. Kasalanan nila kasi sabi ko, bawal dito mag-parking, kaya hindi ako nagbabayad. Pero sa dati kong sponsor, meron akong 3 black points kasi ma-overspeeding ako. Ang takbo is dapat 120 lang. Ginawa ko siyang 180. Kasi hindi ko siya namalayan dahil, ewan ko kung bakit hindi siya namalayan. Maganda kasi yung sasakyan na dinrive ko noon. Tapos, nakuha na lang namin na meron na paradar na pala ako. Sus ko, sa isang araw, 2 radar at saka 3 black points sa lisensya ko. Pero wala na yun. Na-renew ko na lisensya ko. Kaya, clear na ako.
Balik-balik na naman ako. Okay, share ko lang. Baka may gusto kong order ng ice cream. Advertisement to, ah. Advertisement to, ads. Oh, mayroon. Order okay. Lang. Thank you, sarap guys. Sa mga friends at you nyo. Thank you very much, ma'am. Thank you, guys. Thank you, ma'am. Thank you, Nora. Sa mga magagandang topics na sinilip kami sa ngayon. Kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like and subscribe. Comments below. Thank you very much. And good night. Good.